eto na guys, meron pa mga pesting nakikistay at home dyan sa inyo. Nako, susolusyon natin yan ngayong umaga bago pa matulad sa 70 taong gulang na ICE delivery man na inanay ang naipon na 50,000 pesos. Nako, sayang na sayang ang pangontra dyan. Halaman, ibibida sa atin ng plant enthusiast si Steffi Javier ang mga pest repellent plant. Good morning, Steffi! Hello, Miss Susie. Can you hear me now? I can hear you na. Thank you, Steffi! Ano ba yung mga meron dito sa halaman na to? Bakit sila nakakatulong na magtaboy ng mga insekto at peste? Meron po silang mga plant components sa ayaw ng mga insekto sa amoy nila, especially the plant oil. Oh, I see. Yan, oh, isa-isa natin yung mga halaman na, okay, contra peste, yung pwedeng alagaan ng mga plantita at plantito at home. Ano sa mga ito ang pantaboy ng anay? Ang pagtaboy ng anay, basically kahit anong herbs like peppermint, lemon mint, at citronella. So pwede nyo lang pitasin yung mga leaves niya at ipunas sa skin mo or sa anumang bagay para layuan sila ng peste. All right, ito kasi yun yung topic natin. Kanina nakita mo ba yung kawawa naman yung 50,000 pesos na inanay? So mga peppermints, mga mints, lemon balm, ganyan, choco mint. Ano naman ang pantaboy ng langaw at ano naman ang para sa lamok? Ang mga para sa lamok naman ay pwedeng basil at oregano. Ang sweet basil po ay nakakatulong para may taboy ang mga langaw at lamok. Ang mga dahon at basil ng oregano ay maaaring pakuluan sa tubig at gawing spray pest repellent. Karaniwan itong nilalagay sa area sa ating mga bahay na may standing water na maaaring maging sanhi ng pagdami ng itlog ng mga lamok. Mahilig siya sa mga sunlight at halamang to at ideal exposure nito sa sunlight every day ay 6 to 8 hours per day. Wow! So ito mga to, mga herbs din kasi ito eh, di ba? So while you're growing the herbs sa pangluto mo, actually they dual purpose siya kasi pantaboy na rin siya ng mga peste. Ang galing! Tama, Miss Susie. I love it! Steffi, paano na maalagaan ito mga contra-pesting mga halaman nito? Kasi sa totoo lang, medyo hirap ako sa herbs. Madali lang siya, Miss Susie. Mahilig sila sa direct sunlight. And as long as babad siya sa sunlight exposure, gusto niya ng everyday watering. Oh, paano pag ngayong tag-ulan? So medyo makulimlim lagi. So mag-adjust ko yung pagdilig natin. So pag napansin natin moist or basa pa yung lupa, pwede natin antayin na medyo mag-dry siya bago diligan ulit. And make sure may mga drainage hole, yung mga pot, para hindi po na kukulong yung tubig sa loob. Okay, that's a good tip. All right, so ano pa yung pwede? Sigurado kami maraming gusto nga sumubok magtanim ng mga gantong klaseng halaman. Magkano naman ang price range ng mga ito? Ang price range po nito ay nagsisimula from 100 pesos to 200 pesos lang. Not bad! Not bad! Yes po. Steffi, thank you so much sa mga tips na shinare mo sa amin ngayong umaga. Sure, Miss Susie. Thanks, welcome. Take care! Ayan. Kina Steffi, walang mga lamok at langaw doon. Wala. All right. Thanks, Steffi. See you soon.